Hi, guys, look at this. Hey Siri, can you open the light, please? What's up, guys? This is Jared Bangal, and welcome back to my YouTube channel. So tonight, we're gonna talk about product photography. Actually, this is my first time doing this type of photography. So parang baguhan, wala pa masyadong ideas kung paano gawin to, pero I'm just challenging myself para ma-exercise ko lang din yung thinking ko when it comes sa mga ganitong type ng photography. I hope you guys like it. Sobrang dami kong na-realize when it comes sa bagay na ganito. I'll show it to you guys mamaya. So ngayon guys, pag-uusapan natin yung product. Wait lang, kunin ko lang. Saan pupunta yun? Anyway guys, ito yung product na gagamitin natin ngayon. I use it twice. Once lang ata or twice. Pero yun, medyo madumi na siya, pero nalinis ko naman kanina. So before tayo magsimula guys sa pagsushoot ng ganito, gusto ko ipakita muna sa inyo yung behind the scene kung paano ko ginawa yung product na yun. Hello guys, what's up? Just woke up, mga isang oras na nakakalipas. Ngayon is first time ko na gumawa ng product photography. So, titingnan natin kung ano yung kalalabasan. So, in-arrange ko na yung table. Ito yung magiging backdrop ko. Ay, nawala na ng light. Gee, low bat. Meron tayong backup. Anyway, bumili ako sa National Bookstore ng ito yung magiging ilalim. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan. So, first time ko to. So, pagpasensyaan nyo na. So guys, ito yung magiging ilalim. Bakit pa ulit-ulit sinasabi ko? Ito yung magiging product natin. So ilalagay natin yan dyan. Okay guys, so ito yung magiging setup natin. So ito yung sapatos. Pinataas ko ng konti yung sapatos. In-elevate ko ng konti. At the same time, merong belt dito sa ilalim para mag-angat doon mismo sa sapatos. And then, ito yung magiging setup ko dito sa front. Nilagyan ko ng konting space dito, actually, para magbigay ng depth of field dito mamaya. So, magiging blurry siya, and then dito lang siya nakafocus. At the same time, dito din sa front. So, yung mangyayari dyan, hindi kasama to. Supply, tsaka itong lagay ng lens cap. Dito, magiging setup ko is merong bamboo dito. Ito hindi medyo connected, pero hindi naman siya makikita halos kasi magiging blurry din naman siya. And this one, yung lagay ng salamin. Ginawa kong blue. Ito kasi once na tinanggal ko itong blue, is magiging patay na lahat ng kulay kasi lahat brown. Anyway, so ito is magpa-pop yan mamaya, yung kulay niya mamaya. Yun, so yun yung setup ko. Ito, wala din yan. Eh, pa lang yan. At itong nail cutter, hindi yan kasali. So katulad ng gagawin ko, lalagyan ko ng light dito. Mamaya, chinacharge pa. So lalagyan ko ng light yan dyan para magbigay ng kulay dito. Share lang. So guys, here are the tips and realization nung time na na-experience ko siya kanina umaga. So pagkagising ko talaga, ginawa ko talaga yan. Anyway guys, so yung first is use a tripod. So yung reason kung bakit natin kailangan gumamit ng tripod is to avoid handshake and to play with your f-stop. So ibig sabihin ng f-stop, yung aperture nung lens na ginagamit natin if we want na magkaroon ng blurry background or kung gusto mo nang focus yung front at the same time yung background. So kung gusto mong taasan yung f-stop mo, and yun. So that's the purpose or that's the reason why kung bakit natin ginagamit yung tripod. Kasi kung ginagawa mo yun sa loob ng bahay and you use your kit lens, so yung kit lens lang is meron lang siyang 3.5 na aperture, so it means na meron lang siyang maliit na opening sa loob ng lens, so mas mahihirapan siya na mag-focus doon sa subject kasi nga medyo dark yung place. So you better use your tripod para mapaglaruan yung shutter speed mo and then para mas lumiwanag yung background at the same time yung product na pinipicturean mo. Yung second is yung use ng natural light. So ibig sabihin, yung natural light, find some place doon sa bahay nyo para tumulong magbigay ng light doon sa product. Or mas magandang effect ng natural light and then lagyan mo pa ng konting lighting using your lightings. Like flashlight or anything. So, depende pa rin sa inyo. So, yung third is you should have a nice and clean backdrop. It means
na dapat maging malinis yung background mo at the same time yung foreground mo. So once na maging malinis yung backdrop at the same time yung foreground, so hindi na siya titingin sa paligid before siya tumingin sa subject or doon sa product. Having this clean or nice na foreground and background will help the viewers na mag-focus doon mismo sa subject or doon sa product. So yung pang-apat guys is pay attention to your product. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. I would suggest na pwede nyong ilagay sa middle or sa center part ng camera para kita agad ng viewer kung ano yung pinipicturan nyo. Doon sila agad titingin instead na doon mas sa gilid ilagay or sa taas, upper part or medyo pangit tignan. So hindi nila malalaman agad kung ano yung gusto mong ipakita sa kanila. So mas maganda na sa center palagi yung product. Pero depende pa rin sa inyo. Yun lang yung na-realize ko kanina. So guys, yung panlima is find some things na pwedeng i-relate doon mismo sa product. So katulad ng sapatos na gagamitin natin or na ginamit ko kanina, naghanap ako ng pants, naghanap ako ng damit, naghanap ako ng medyas or something, pero hindi ko ginamit yung medyas. Yun, so if meron kayong product na gusto nyong ipakita sa viewers, then have a little scene na magbibigay ng story doon sa picture na katulad ng ginawa ko kanina. So yung pang-anim na tips na pwede kong ibigay sa inyo is find some ways to elevate your product. Literal, as in literal na i-elevate mo yung isang product mo. So kung merong higher na position doon sa pipicturan mo, then yung product mismo yung mas maganda na ilagay doon. That's what I realized kanina, na mas maganda na laging nakaangat yung subject or yung pinapakita mo sa mga tao. So guys, when it comes to editing, so in-edit ko yung picture using Adobe Lightroom. I use Magnolia preset to make my job easier. Konting adjustment sa basic panel, sa tone curve, and most especially sa HSL tab para mag-pop yung color ng product. At the same time, ng background and foreground. Nalagyan ko ng graduated filter, radial filter, and lastly, the adjustment brush. If nabibilisan kayo sa pag-explain ko, just dito. Meron link dito sa taas na pwede nyong tignan or i-view muna saglit and then pause this one para mapanood nyo kung paano ako mag-edit. And subscribe na rin kayo. Anyway, tuloy tayo. After ng Lightroom, sinend ko to sa Photoshop to get rid some dirt sa product and mag-retouch ng konti sa foreground para magmukhang malinis. And then, pinunta ko siya ulit sa Lightroom para i-save or i-export ng mas malinaw comparing sa Photoshop. Anyway guys, that's all for today. No, not today. That's all for tonight. And thank you so much for watching. I hope you realize something or I hope may natutunan kayo tonight for this vlog. When it comes sa mga bagay na ganyan, sa product photography, so parang hindi ko talaga siya ginagawa or parang tinatamad akong gawin. Pero kailangan talaga natin minsan lumabas sa comfort zone natin para ma-stretch tayo when it comes sa mga talents, sa skills na meron ka or some stuff like that. Then just try new things. So sabi nga, if you want something you've never had, then you have to do something you've never done. Kaya mag-subscribe ka na kasi yan na lang yung hindi mo pa nagagawa. Hit that like button if hindi mo pa nalalike and just leave a comment kung meron kang suggestions. Then just go. And subscribe anyway. So nandito lang siya sa baba, yung red. If you want, just I'll appreciate it. Anyway guys, thank you so much for watching and I'll see you guys next time. Peace. Wait. Kunin ko lang. Anyway guys, thank you so much for watching and I'll see you guys next time. Peace. May nagbablog sa labas. Hello Siri. Turn off the light please. Ito yung app na ginagamit ko. So, wala talagang Siri. Hindi ako Apple fan. Tsaka wala akong pambili ng Apple. So. So guys, kung mapapansin nyo, meron akong light dito sa baba. So this. So usually ito yung ginagamit kong light, pero papansin nyo, sira na siya.
So guys, isang suggestion, huwag na kayong bibili ng made in China na product. Wala na yung tuko na nagbablog minsan dito. Hindi ka pa umalis? Just leave. Pero mag-subscribe ka na. Tapos may bell doon sa gilid, sa right side. Click that. Then, para updated ka sa mga upcoming videos. Okay? Bye.